ano to, inspired to sa book ng Chapel Library na book to ni J.C. Ryle. At isa sa mga nag-caught ng attention sa akin. So, formality, paano naging negative or positive yung word of formality? So, formality, yung ibig sabihin ng formality, or sa Tagalog, formalidad, ang definition niya, direct definition niya is the rigid observance of rules or of convention or etiquette. Sabihin, isang matigas or matibay or strictong pagsunod ng mga rules or ng mga tamang pag-uugali. So, it's formality. So, minsan, pinapakita natin yung formality sa iba't ibang events. For example, sa mga wedding. So, hindi tayo magsusuot ng kahit anong damit lang. So, dahil formal event ang wedding, so, pinapakita natin na that formal yung mga damit natin. Is a expression of appropriateness para mapakita natin appropriate yung suot natin sa mga corporate world, sa mga business. Minsan, naka-formal sila. Also, pwede natin siyang tawaging decent. Para decente katingnan, magsusot tayo ng formal. Ito, actually, naka-semi-formal yung suot ko. So, pwede yun maging formal. Pero, anong connection nun sa pag-aaralan natin? Sabi sa sabi ni J.C. Ryle na formality is a sin. Para siyang plague. Kung sinabi natin plague, salot sa paniniwala o pananampalataya. Ngayon, yung formality is a way para pagpapakita. Kasi pag formality is an outside appearance, napakita. Ngayon, so, may binanggit siya dito na formal religion. Sabi niya, binanggit niya rito yung mga formal religion. Wala siya sinabi specifically, but dinescribe niya yung mga formal religion. Na yung mga formal religion, sobrang nilang strict na kahit, naalala ko sa pag-aaral namin sa school, para ipakita ng isang babae na hindi siya magiging cause ng temptation, magsusuot siya, kaya makita na sa mga Muslim, matalangin na yung kita. Kasi ayaw nilang maging subject of temptation. So, ganun nila pinapahalagahan or ganun sila ka-strict, ka-tibay pagdating sa mga paniniwala nila. So, itong mga formal religion, they profess a religion formally. So, tinatawag nila sila, sarili nila, na religion sila. They believe in God. They believe, they teach the scripture. Pero, paghuhukayin natin yung pinaka-radical na kadahilanan, magtuturo sila ng mga kamunduhan. Itong mga formal religion, they claim to be a godly religion, and yet, no one actually serve God. Wala naman talagang totoong sumasamba sa Diyos. Tinatawag lang nila mga sarili nilang relihiyon, pero wala naman talagang Diyos o totoong Diyos na sinasamba. Their religion is para lang siyang mask na ipinapakita yung panlabas. Charity naman sila. Well, that's good. Benevolence yun. Pero, ginagawa nila yung charity for the sake ma-cover up yung wickedness nila. So, formality, and they possess the form of religion para religion sila kasi magpe-perform naman sila ng ceremony, magpe-perform, may mga ordinances naman sila, nagtuturo naman ng salita ng Diyos. Pero lahat ng to ay rooted sa flesh. Kaya sabi ni J.C. Ryle sa kanyang libro na a formal church doesn't make a church, a church. Kumbaga, hindi dahil formal yung church mo, itatawagin mo ng church, ang isang simbahan. Kaya, napakaganda na meron tayong covenanting. Dito na i-examine na tayo ba yung magiging isang tunay na isang simbahan ba tayo? Na hindi lang natin sasabihin formally dahil nagsama-sama tayo dito, dahil may hymns tayo, dahil may mga ordinances tayo, tatawagin na natin sarili natin ng isang simbahan. So, ito yung tinatakel ni J.C. Ryle o pinag-uusapan, ina-address niya na hindi dapat natin ginagamit formally yung word na religion for formality lang. And, ang nakakalungkot na dahil sa strict sa observance nila, sa strict na pagsusunod nila sa mga belief na meron sila, yung or
possibly baka tayo nagiging for formality na lang. For example, tinatawag natin mga sarili nating reform, but and yet we're not reforming. Nagiging resistant tayo sa mga bagong katuruan o yung mga tinuturo dito sa pulpito. So, dahil under tayo ng Christian religion, tatawagin na natin sarili nating mga Christian. Kaya ang daming false converts sa isang simbahan dahil for formality, tinatawag nila sarili nilang Kristiyano dahil under sila ng simbahan. Ito yung ina-address ni J.C. Ryle. Kaya sa sumunod, sabi niya, ito yung nakakatakot sa mga simbahan dahil naglagay lang sila ng pulpito, naglagay lang sila ng mga magaling magturo, ay tinatawag na nila yung sarili nilang mga simbahan. Kaya, dako tayo sa, paano naman yung mga formal Christians? Formal na, sinasabi nilang Kristiyano sila. Kaya, nabanggit niya sa isa sa mga statement niya doon. Kumakanta sila sa simbahan, nagtuturo, nakita mo sila consistent sa Lord's Day, public worship, for formality. Kasi gusto nilang matawag na Kristiyano that for the sake na matawag lang silang Kristiyano. And yung mga formal Christians, they attend regularly on public worship. Regular sila sa Lord's Table. Tapos, pinaprohibit din nila yung mga bagay na hindi naman necessary. Pero yung formality, yung pinaka core ng paniniwala nila. And yet, di sila familiar sa scripture. They don't believe in gospel. They want to call themselves Christians, pero they don't want Christ. Hindi rin nila gusto, ayaw din nila na ma-separate sa mga kamunduhan. Kasi, Christian ako eh. Yan yung laging term eh. Christian ako. Titawag nilang sarili nila mga Kristiyano dahil masaya yung fellowship, masaya yung companionship sa bawat kapatid. Totoo sila. They call ourselves Christians for the sake of formality. Well, yung mga formal Christians, wala silang distinction between godliness and ungodliness. Godliness and ungodliness. Lahat tatanggapin nila, lahat. Kung ano yung effective, kung ano yung maganda sa paningin, kung ano yung maganda sa pandinig, tatanggapin nila. They care, they think little, wala silang pake, maliit man. Sa distinctive doctrines of the gospel. Wala silang pake sa simbahan kung ano yung tinuturo. Basta attend lang sila for formality. Kasi gusto nilang matawag na isang religyoso, gusto nilang matawag na isang reform. Yun yung nakakatakot. Gusto nating matawag na Calvinist, kaya tayo umaattend ng church for formality. Kaya yung mga taong nagpo-profess na Kristiyano, Calvinist, reform, may doubt sa kanilang profession. May doubt sa kanilang totoo ba talaga silang convert. May doubt sa kanilang conversion. Kasi hindi talaga nila, hindi natin ini-aim yung pinaka-core ng isang simbahan or pinaka-essence ng isang Kristiyano, which is to follow Christ. So walang puso sa kanilang pagsamba, walang puso sa kanilang pagpunta sa church, walang katotohanan sa kanilang profession kasi gusto lang nilang tawagin Kristiyano, gusto nila lang mapabilang sa simbahan. And ang pinaka-reason noon for formality. Gusto nilang matawag, kaya maraming organizations, non-profit organizations na they call themselves Christians, then mag-ask ng mga donations kasi masarap pakinggan pag sinabing Kristiyano, mababait. Pag sinabing Kristiyano, mahaba yung patience niyan. Generous. So, tawagin natin mga sarili natin Kristiyano, not for, dahil under tayo ng Christian religion. We call ourselves Christians because we desire Christ. Kaya, formality doesn't make a Christian holy or make a church holy. Kahit sabay-sabay tayong kumain, kahit bawalan natin sarili natin sa mga makinig ng mga secular song, doesn't make sense kasi hindi magiging banal lang isang Kristiyano sa pagiging formalidad. Kaya despite of our formality, kahit sobrang formal, kahit sobrang strict natin sa mga ordinances, in short, kahit
legalist tayo. Walang kwenta yun, without Christ. Walang kwenta yung formality, walang kwenta yung pag-profess nating Kristiyano. Kung wala naman si Christ. So, yun yung pinaka-essence ng pagiging Christians because of Christ. Kaya yung formality is ay an attitude siya ng isang hypocrite. Magdadamit siya ng magaganda, papakita niya lamang yung panlabas na anyo. Pero sa kaloob-looban, eh, walang conversion, walang pagbabago sa puso. Kaya, basahin, punta po tayo sa Romans 2:28-29. And basahin po natin, for no one is a Jew who is merely one outwardly, not is, nor is a circumcision outward and physical, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by letter. His praise is not from man, but from God. Isa sa mga lagi ko naisip dito yung thief on the cross. Wala siyang, wala kang makikitang formality sa kanya, wala kang makikitang strictness. At pinatutungkulan dito ni Paul na hindi dahil Jew ka, eh, ligtas ka na automatically. Hindi dahil yung bloodline mo eh nasa Jews, automatically you are a child of God. Dahil sabi nga dito na walang external environment or external factor na kapag gawa sa isang tao bilang isang Kristiyano. Hindi dahil under ka ng Christian na bansa, ay magiging Kristiyano ka na rin. Kaya sinabi dito na, hindi dahil nasa Protestant church ka, ay magiging Kristiyano ka na rin. Hindi dahil may certain belief ka na reform belief, magiging Kristiyano ka na rin. Kaya sinabi dito, in-address dito ni Paul na, what makes a person Jew? Sinabing Jew dito, a child of God, a believer, a Christian. What makes a person Jew, a child of God, or a true believing Christian is through the circumcision of the heart, through regeneration of the heart, through changing of his heart from the heart of stone to heart of flesh. Kaya kinatatakutan dito ni J.C. Ryle na masyadong formal, masyado tayong nakafocus sa outside appearance ng church na bawal magkape, bawal ganito, bawal ganyan. Maraming bawal. Mas marami pa yung prohibit kaysa sa pinaka ini-encourage na i-apply. Kaya, ina, laging sinasabi dito na ang nagmamatter is yung ano ba yung tinuturo dito sa pulpit. Kaya laging sinasabi ni Angelo, yung pinaka-core ng worship sa isang simbahan, yung pagsasabi ng paghayag ng salita ng Diyos. Kaya, and yet, yung mga formal Christians, formal church, kung ano yung pinaka-core ng worship, yun yung most neglected. Yun yung hindi ginagampanan ng tama. Kaya, ang daling sabihin na maging isang simbahan, ang daling sabihin maging isang Kristiyano, pero for outside appearance, for formality lang, walang totoong conversion, walang totoong pag-desire sa kung sino si Kristo, kasi gusto lang natin matawag na Kristiyano. Kaya lastly, sa may Luke 18:9-14, so ito'y parable siya sa Pharisee and the tax collector. Dito, makikita natin yung pride ng Pharisee at saka yung humility ng isang tax collector. Sabi dito, pinakita dito yung isang formal believer at isang true believer. Ito yung sinabi ng Pharisee, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust. Kasi yung pinanggagalingan niyang confidence ay yung pagiging Jew niya, pinanggagalingan niyang confidence yung pagiging Pharisee niya, pinanggagalingan niyang confidence yung circumcision, which is yung outward, yung physical. Kaya ito yung ina-address na kahit anong letter or kahit anong panlabas, eh walang makakapagbago ng puso ng tao. Kaya makikita natin dito yung response na isang tax collector na nanalangin siya na yung confidence niya wala sa panlabas.
Kasi kung gagamitin niya yung confidence niya as a tax collector, wala, walang kwenta. Dahil, alam naman natin sa that time, in-hate ng mga tao yung mga tax collector. Kaya sabi niya, sabi ng isang formal muna, formal Christian or yung Pharisee na, I fast twice a week. Grabing confidence niya, umarap sa Diyos, manalangin sa Diyos, na I fast twice a week. I give tithes of all that I give. Bibigay siya ng tithes. Yung confidence niya is lahat according sa works, according sa tradition and belief nila. Pero yung true believer, yung tax collector, standing far off, hindi niya kayang lumapit, hindi niya kayang umarap. Wala siyang mukhang, hindi nga siya makataas ng muka dahil kinahihiya niya yung sarili niya. At isa sign yun ng walang formal religion, formal. Yung formality sa isang church doesn't make him or di siya kayang iligtas nun. Kaya sabi niya, isa lang yung sinabi niya eh, napaka-iklit. God be merciful to me, sinner. Kaya makikita natin yung dalawang response ng isang formal believer or tinatawag lang nila sarili nilang Christian for formality at ang true Christian by heart. Kaya in conclusion, always remind na we are called Christians because we represent Christ, we follow Christ. We are Christians hindi dahil nasa loob tayo ng isang Christian church. Kaya makita din natin dito na God judge the person not on his performance, kung gaano siya ka-strict sa ordinances, kung gaano siya ka-consistent sa public worship. Although dapat maging maamaten tayo sa public worship, but makita natin na walang outside appearance, walang physical na makakapag magiging factor para i-judge yung tao, kundi yung dinidesire niya ba talaga na i-deny yung sarili niya or dinidesire niyang mamuhay sa kasalanan. And lastly, again, that we profess that we are Christians, profess na Kristiyano tayo. We love Christ, we follow Christ, and yun yung pinakadahilan ng ating pag-sasamba, yun yung dahilan ng ating paglalakad bilang isang Kristiyano dahil gusto natin maging kawangi si Kristo, hindi dahil tawagin tayo for formality ng mga Reform, Calvinist, or kahit anuman, mga kung ano-ano pang nicknames that call ourselves Christians because we love Christ, we follow Christ. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito, salamat sa pag-ibig mo. Wala kaming kayang iharap sa iyo, tulad ng isang tax collector, Panginoon, na hindi namin kayang umarap sa presensya mo, hindi namin kayang, wala kaming kayang ipagmalaki sa harap mo. Dahil kahit gaano pa kami katalino, kahit gaano pa kami kagaling, kung yung mga puso namin, Panginoon, ay taliwas sa kung ano yung gusto mo, Panginoon, walang kahantungan yung ginagawa namin. Salamat dahil kahit kami matitigas ang ulo, binago mo yung mga puso namin at pinalitan mo ng desire na ibigin ka. Salamat sa iyong pagpapala na naliwanagan kami at ako na yung formality pang hindi magiging basis para patawagin kami Christian kundi yung pagbabago sa puso. Salamat sa iyong habag at pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.